of the Lord. So, sa wala pong pagtatagal, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan, the book of Genesis. Genesis chapter 24. Simulan po natin basahin in verse 64. Ganito po ang isinasaad sa banal na kasulatan. Then Rebecca lifted her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from her camel, for she had said to the servant, "Who is this man walking in the field to meet us?" The servant said, "It is my master." So she took a veil and covered herself. Verse 66. And the servant told Isaac all the things that he had done. Then Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and he took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother's death. Sa Tagalog po, mga kapatid, in verse 64, itiningin naman ni Rebecca ang kanyang mga mata, at na makita niya si Isaac ay bumaba sa kamelyo, at sinabi ni Rebecca sa alilang katiwala, "Sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin?" At sinabi ng aliping katiwala, "Yaon ang aking Panginoon." At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. At isinaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa, at dinala siya ni Isaac sa tolda ni Sarah na kanyang ina, at ipinagsama si Rebecca at naging kanyang asawa, at kanya namang sininta at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa hapon po ito, mga kapatid, ang pamagat na akin pong ibibigay sa inyo patungkol po sa mensahe ng ating Panginoon ay nagmula sa katanungan nitong si Rebecca, "Sino yaong tao? Who is this man?" Sino itong lalaking ito na papalapit sa atin? Hayaan po natin sa istoryang ito, mga kapatid, makita natin yung literal na kahulugan sa istorya at ang espiritual po nito na kahulugan sa atin pong pananampalataya, upang lalo't lalo po na ang Diyos ang siyang maluwalhati sa atin pong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Kabayan mo yung katabi at sabihin mo sa kanya, kilanlin natin lalo ang Panginoon. Praise the Lord! Makakaw po na po ang bawat isa. Dito po sa Book of Genesis, ito po ang kauna-unahang aklat sa banal na kasulatan. Ito po ay istorya ng mga pasimula. At alam po natin na ang aklat na ito ay punong-puno ng mga kwento na kung saan magbibigay po sa atin ng kaunawaan patungkol sa mga unang bagay na ginawa ng Panginoon sa mundong ito, gayon din po sa ama ng pananampalataya, si Abraham, at gayon din po kung papaano unti-unting nabuo ang kanya pong bayan na walang iba kundi ang bansang Israel. Bago pa po mahayag, ito pong si Jacob na tinawag pong Israel. Alam po natin ang nauna ay si Abraham, ang sunod po ay si Isaac, at saka po itong si Jacob. Kaya ang istorya pong ito ay napakahalaga kung atin pong tutuklasin iyon pong lineage
o yung pong talaangkanan ng bayan ng ating Panginoon. Si Abraham po ang unang pinangakuan ng Diyos patungkol po sa lupang pangako. At ang kanyang lahi, no, ay magiging kasinggami raw ng mga buhangin sa dalampasigan at ng mga bituin sa kalangitan. Kaya po ang pangakong ito, bagamat hindi po mismong nakita ng mga mata ni Abraham, subalit sa pananampalataya, pinanghawakan niya ang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, etong si Abraham, sa kanya pong pagtanda, ay nagkaroon na ng pag-iisip. Kinakailangan ang sunod sa aking salinlahi ay magkaroon ng pagkapit din sa pananampalataya. Salamat sa Diyos, ako at si Sarah ay patuloy na pinagpapala at kami ay nananampalataya sa sinabi ng Diyos sa amin. At ngayong kami ay tumatanda na kailangan gumawa ako ng paraan. Kaya kanya pong tinawagan ang kanya pong alipin na lubusang inaasahan. Next slide. Ano po ang sabi sa Genesis 24:2-4? Abraham said to his oldest servant of the house, it's possibly Eliezer, swear by the Lord, you shall go to my country and to my family and take a wife for my son Isaac. Alam po natin kung paano ipinreserve ng Panginoon ito po si Isaac, na dapat ay sa pamagitan po ng sinabi ng Panginoon sa kanya, ialay mo sa akin ang iyong anak, at dinala nga po niya doon sa bundok, akma niya ng papatayin upang ialay sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, Abraham, huwag mong ituloy ang iyong pakay. At na-preserve ang buhay nitong si Isaac sapagkat may pagsubok lang na nais na pagdaanan ang Diyos para dito kay Abraham. And he passed the test. And because of that, Isaac's life was preserved. Ngayon, unti-unti na po mga kapatid, nasa nung kanilang kapanahunan, nasa marrying age na itong si Isaac. Kaya kinausap niya itong si Eliezer. At ang sabi sa kanya, sumumpa ka sa harapan ng Panginoon. Pinagkakatiwalaan kita na hindi mo hahayaang aking anak na si Isaac ay mag-asawa ng babaeng Kananeo. Sapagkat ang mga Canaanite na nakatira po doon dati sa, sabihin po natin yung Kanaan, yun po ang naging lupang pangako, ay mga taong hindi sumasamba sa tunay na Diyos, sa Diyos ni Abraham. So kinakailangan na ma-preserve ang kanilang pananampalataya. Kaya ang sabi niya, pumunta ka roon doon sa aking bayan, doon sa aking mga kapamilya, at doon ka humanap ng mapapangasawa ng aking anak. Noon po ay wala pang mga kautusan patungkol sa dapat hindi magkaroon ng pag-aasawa ang mga magkakamag-anak. Sa ngayon po, nagkakaroon ng problema, may mga physical deformities na lumalabas kapag ka masyado pong close, no, ng mga relatives ang nagkakaroon ng pag-aasawa sa isa't isa. No, alam po natin, yan ay sanhi ng kasalanan. But during their time, no, wala pa pong batas na kung saan sinasabi, no, na sila po ay dapat na magkaroon, no, ng preservation na hindi po sila dapat mag-asawa ng napakalapit sa kanila pong lahi. So, hinayaan po ng Panginoon na ibigay dito kay Abraham, doon ka humanap sa aking mga kamag-anak ng mapapangasawa ng aking anak. Maaring kami magkalayo, pero alam ko na sa pamagitan, no, ng Diyos na aking nakilala, sila ay magkakaroon din ng pagkapit sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya yamang siya po ay pinagkatiwalaan, no, sabi, ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. Parang kanila po yung kostumbre noon na para bang kung sa atin ngayon, mangako ka sa akin.
na hindi mo susuwayin ang aking utos. Ngayon, ang sabi nitong si Eliezer, itong katiwala, Panginoon, paano kung halimbawa na yung babae na aking puntahan ay hindi pumayag? Basta na lang pupunta doon, tapos eh, wala namang paalam-alam, paano pag hindi pumayag? Sabi nitong si Abraham, at swerto ka sa pananagutan mo sa akin kung hindi papayag. Pero huwag mo pa rin hahayaan na si Isaac ay makapag-asawa ng babaeng Kananeo sapagkat kailangan maingatan ang pangako at ang pananampalataya ko sa Panginoon na isasalin sa mga susunod na henerasyon. No? So nandun po, nagsimulang maglakbay, ito pong si Eliezer, na kanya pong daladala yung mga hayop, along po doon sa dowry. Yung pong sabihin natin, yung katumbas na yaman upang nang sagayong bumayag ang babae na mapangasawa at anak ng kanyang Panginoong si Abraham. Kaya, gayon na lang po ang paghiling ni Eliezer sa Diyos ni Abraham. Next slide, please. Ano po ang kanyang hiling sa Panginoon? Ang sabi niya, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Nung nakarating na po siya doon sa lugar ng kamag-anaka nito pong si Abraham, humiling ng gabay sa Panginoon ito pong si Eliezer. At ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako upang nang sa gayon sa pagtayo ko po dito sa may balong na ito at lalabas ang mga babae o dito po sa dakong ito upang kumuha ng tubig. Panginoon, ito ang hiling ko. Next slide. Ano po ang kanyang request? Now let it be that the young woman to whom I say, please let down your pitcher that I may drink, and she says, drink, and I will also give your camels a drink, let her be the one you have appointed for your servant Isaac, and by this I will know that you have shown kindness to my master. Very specific po ang kanyang prayer. Alam niyo po mga kapatid, para talaga malaman nating masagot ang ating panalangin, let's ask for specific prayers to the Lord. Amen? Yung talagang sasabihin mo, hindi yung general, Lord, alam mo naman ang pangangailangan ko, sagutin mo. Kung harap lang natin si Lord, ano nga? Na-specify po natin. Talagang banggitin natin kung kailangan mo ay pera o kung kailangan mo ay kalutasan sa problema niyong mag-asawa o sa problema ng iyong pamilya, sa iyong mga anak. Sabihin mo, magsumbong ka sa Diyos. Huwag kang mahihiya. Ang Diyos ay nakikinig sa dalangin ng kanyang mga anak. Amen? So specific po ang pahilingan itong si Eliezer upang nang sa gayon malaman niya na sinagot ng Panginoon ang kanya pong panalangin. Kaya sabi niya, Panginoon, yung babae na kung saan daladala niya ang kanyang pitcher, no? At kapag humingi ako sa kanya, isasabihin niyang, sige po, uminom kayo. At hindi lang kayo. Pag nakita yung kanyang mga kamelyo, na siyempre uhaw din sa paglalakbay, ay akin din pong bibigyan ng inumin ang inyong mga kamelyo. Panginoon, kapag mayroong gayong pangyayari, yun na ang kasagutan sa aking pananalangin. Grabe po mga kapatid, no? Yung faith ni Eliezer. At ano po ang nangyari? Ha? Ano po ang sabi mga kapatid? And it happened! Before
he had finished speaking, biruin nyo yan, hindi pa siya natatapos sa pakikipag-usap sa Panginoon. That behold, Rebecca, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came out with her pitcher on her shoulder. Biruin niyo po yan, answered prayer agad. Alam niyo po, meron pong kasagutan sa panalangin, gradual, na ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Pero huwag kayong magulat. May mga instant na kasagutan sa ating mga pananalangin. Gradual man o instant ang pagsagot ng Panginoon, ibig sabihin ang Diyos ay naririyan. Hallelujah! Inuunawa niya at inaabot ang ating mga pangangailangan. Kaya huwag kang mahiya. Huwag kang matakot na lumapit sa Kanya. Lugi ka pag hindi ka nagsabi sa Kanya ng iyong mga pangangailangan. Amen? So makikita po natin, sinagot agad ng atin pong Panginoon. No? Next slide. Ano po ang sabi nitong si Rebecca? Take a drink and I shall also water your camels. Biruin niyo po. No? Wala naman pong sinasabing hint itong si Eliezer dito po kay Rebecca. Pero, nang siya po ay humingi ng tubig, kaagad po, no? Yung kung sa pangkaraniwan ay nagbigay siya hanggang doon na lang sana. Hospitality na yon. Pero, nilagpasan niya yung expectation na gagawin sa isang normal na tao. Sapagkat, lalo na nga isang stranger, etong si Eliezer. Sino ba ito? Baka ito ay mga masasamang tao. Hindi ko alam, baka nagkukunwari lang. Pero gayon kaganda ang kalooban nito pong si Rebecca. Next slide. Ano po ang sabi, mga kapatid? No? Nung tinanong po siya, whose daughter are you? Kanino ka bang anak? At ano ang sabi? So she said to him, I am the daughter of Bethuel, Milcah's son, whom she bore to Nahor. Alam nyo, mga kapatid, no, kung siguro no, makikita natin, ito pong si Eliezer, siguro ay nagtatapalun sa tuwa, Panginoon, sinagot mo na agad ang aking kahilingan. Hallelujah! Ito na nga yung babae na hanap ko. Ito na nga yung anak o pamangkin ng aking Panginoon na si Abraham. Siya na ang hinahanap ko, Panginoon. At alam niyo, napakagandang bagay. Ito pong si Rebecca, gayon na lamang ang kanya pong kagandahang loob. Gayon na lamang po ang kanyang pag-respond doon sa need na kung saan ay nasumpungan niya. Hindi niya alam, fino-fulfill niya po yung kaganapan ng pangako ng Diyos para po sa mga susunod na henerasyon magmula po dito kay Abraham. At nandoon na kaagad ibinigay sa kanya nito pong si Eliezer, no? Meron pong ring at meron pong bracelet na kung saan ibinigay sa kanya. At ito naman si Rebecca ay kaagad tumakbo doon sa kanilang bahay upang makita yung pong ibinigay sa kanya. Yung kapatid niya na si Laban ay nakita, uy, saan ang galing yan? At ito pong si Laban na kanya pong kapatid ay lubusan po na winelcome lalo itong si Eliezer at nanatili po siya sa bahay. At alam niyo po, habang nananatili po siya doon, itong si Eliezer ay parang gusto niya nang umuwi upang nang sa ngayon isama na itong si Rebecca. Kaya lang, siya po ay nagkakaroon ng pag-aalala. Sasama kaya si Rebecca sa akin upang mapangasawa ang anak ng aking Panginoon? Although siya po ay sinagot ng una ng Panginoon, pero siyempre, mahirap po no, na basta na lamang para bang
kunin, no, yung pag-oo ng babaeng ito. Pero alam niyo po, noong kinausap niya yung kanyang kapatid, yung kanyang mga magulang, ang sabi sa kanya, edi si Rebecca mismo ang iyong tanungin. At ano po ang sabi, mga kapatid? Next slide. Ang sabi po, then they called Rebecca and said to her, will you go with this man? Etong lalaking ito, sasamahan mo ba? Sasama ka ba sa kanya upang mapangasawa mo ang anak ng kanyang Panginoon? And she said, wala pong sinabi dito na siya ay nag-atubili. Di nakilala si Isaac. Di nakilala yung kanyang mapapangasawa. But there was a willing heart in her. And she said, I will come. Hallelujah! Maaring mahirap ang ganitong sitwasyon, pero maaring naging buo ang kanyang pananampalataya. Pero inyo, isang araw, bigla na lang. Sino kayo mga young people dito, no? Bigla na lang may pupunta. Best friend nung sinasabing mapapangasawa nyo raw? Ha? No. Di po ba? Kagulat-gulat. Eh, teka! Oh, hindi ko pa man lang alam. Di man lang kami nagkasulatan. Di man lang ako tinext. Di man lang kami nagka-chat. Tapos ay hihingi na agad ang aking kamay upang mapangasawa niya. Teka muna! Ang hirap po ng sitwasyon. But there was willingness in her. At nang sila po ay magsimula ng maglakbay, ano po ang sabi, mga kapatid? Nang siya po ay nandoon na sa lugar na kung saan ay dinala nga siya nitong si Eliezer, then Rebecca lifted her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from her camel, for she had said to the servant, who is this man walking in the field to meet us? And the servant said, it is my master. So she took a veil and covered herself. At ang sabi po sa mga susunod na verses, na sila po ay naging mag-asawa. At alam po natin, mga kapatid, doon po sa istorya in the book of Genesis, ito pong si Rebecca ang nanganak sa kambal. Si Jacob at saka po si Esau. Na bagamat si Esau ang panganay, pero mas pinagpala itong si Jacob. At nung lubusang mabasbasan ng Panginoon si Jacob, ang kanyang pangalan ay tinawag na Israel. At doon nagsimula, no? Ang labindalawang tribo ng Israel hanggang dumami ng dumami ang bayan ng Diyos. Kung naging mali ang pagpili ng asawa para kay Isaac, ano kaya ang future ng henerasyong susunod magmula kay Abraham? Now, ano po ang kaugnayan nitong, mga kapatid, sa ating pananampalataya ngayon? Dito po natin makikita na sa atin pong sitwasyon ngayon, may mga ganito pong animong kalagayan sa espiritual na buhay. Alam niyo po, si Rebecca ay nagre-represent sa isang tao na kung saan naghahanap sa Panginoon. Ito pong si Eliezer ay animo po'y tumutukoy sa Espiritu ng Diyos, na kung saan namumusap sa isang tao na bukas ang kanyang puso sa salita ng Diyos. Amen? Si Eliezer po, kung papaanong siya ang gumawa ng pamamaraan upang nang sa gayon, etong si Rebecca ay mapalapit dito po kay Isaac. Ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa atin.
Remember the time na tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon? Amen? May mga sitwasyon na kung saan hindi natin alam. Si Sister Maricon nga, no? Parang napadalang sa isang service, sa isang crusade. Walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari. Pero nung siya ay pumunta roon, nag-respond siya doon sa pangangaral, nag-respond siya doon sa pagkilos ng Espiritu sa kanyang buhay. At that point of time, unti-unti nang kumilos ang Diyos sa kanyang mga, sa kanyang buhay. Ano pong ibig sabihin? May mga bagay na hindi tayo plano ng nakaraan na tatanggapin natin ang ating Panginoon. May mga pagkakataon niyang dahil sa problema, no? Dahil sa mga sitwasyon, crisis tayo, financially nangangailangan tayo, ginamit ng Diyos ang mga bagay na yon upang nang sa gayon, lubusan ay introduce niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkilos ng kanyang Espiritu sa ating mga buhay. At kaya nga po dito sa ating mga Sunday services, sa mga gawain natin sa church, gumagawa tayo ng pamamaraan upang nang sa gayon, tulungan po ang mga lumalapit sa ating Panginoon na sila po ay maging sensitibo sa Espiritu ng Panginoon, na matutong makinig sa salita ng Diyos, na matutong magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. It's a good thing si Rebecca ay naging responsive. It's a good thing na ibinigay niya yung kanyang magagawa upang nang sa gayon ay paglingkuran itong si Eliezer at lubusang pumayag na maging asawa nitong si Isa kahit napaka-imposible na paniwalaan isang estranghero ay iyong sasamahan. Pero nandoon, sa atin pong buhay, alam niyo po, yung animoy lalaki na nagre-represent dito kay Isaac, maaaring sabihin natin, sino ba ang tatanggapin mo? Bakit ka ba patuloy na sumisimba? Bakit ka patuloy na nagbibigay ng panahon dyan sa simbahan yan? I tell you, mga kapatid, hindi simpleng tao, hindi ang ating pastor, hindi ang kung sino mang tumatayo dito sa unahan, ang bibigyan natin ng kaluguran sa ating pong buhay, kundi walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba nagpasimula? Para siyang estranghero sa atin. Ayaw natin agad magpabaptize sa tubig. Ayaw natin magsisi sa ating kasalanan. Ayaw natin pumunta dito sa altar, itaas ang ating kamay. Sige, magpuri ka lang at tatanggapin mo ang banal na Espiritu. Nangingimi tayo. Animoy stranger ang Panginoon sa atin. Pero nung lubusan natin na ibigay ang ating sarili, isuko ang ating buhay, Lord, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod sa aking buhay, but I surrender all. Hallelujah! 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 The believers, as a congregation, bilang tayo po, mga kapatid, ay kalipunan ng mga mananampalataya. We are called the bride of Christ. Kung paano pong si Rebecca ay dinala dito kay Isaac upang kanyang mapangasawa, alam niyo po bang ang simbahan ay piniprepare upang maging asawa ng ating pong Panginoon? Amen? Hayaan po natin na habang tayo, mga kapatid, ay naglilingkod sa Diyos, patuloy na siya po ang maluwalhati sa ating pong buhay. At alam niyo po, maraming pang bagay na ipakikita at ipakikilala ang ating Panginoon sa ating pong buhay. The half of the story has never been told. No? Wala pa po sa kalaghatian yung mga pagpapala na nakareserve ng Diyos para sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Much more kung magtatapat ka, hindi lamang sa pasimula. Hindi tayo maging ningas kugon sa ating pananampalataya, kundi ang manatili hanggang sa wakas, ang maliligtas at mas pagpapalain ng ating Panginoon. Hallelujah! Sino ba ang Panginoon? Kung paanong nagtanong si Rebecca,
sino pa ang lalaking iyon na papalapit sa atin? Yun si Isaac. Sino ba ang Panginoon na kung saan ay pagsusukuan ko ng aking buhay? Next slide. Alam niyo po, may isang awit na kung saan magpapakilala po portion lang ng katangian ng Panginoon. Amen? Ang Diyos hindi po tumitigil ang pagkilos sa ating buhay. One song says, God is a way maker, a miracle worker, a promise keeper, a light in the darkness. Hallelujah! Ito po ang Diyos na kung saan lubusan nating paglalagakan ng ating buhay at pananampalataya. At kung hindi po natin ibibigay at isusuko ang ating sarili sa Kanya, dalawa lang po yan, mga kapatid. Dalawang Panginoon lang ang nag-o-offer sa atin. There's no in-between. It's either you serve God or you serve the devil. Madaya lang po talaga ang Diablo na para bang kahit po yung kabaitan ng tao ay animoy pinaniniwala niya, ligtas ka kapag mabait ka at hindi ka kriminal. Maaring yun po yung gray area na hindi alam ng tao, hindi siguro ay sa Diyos ako maglilingkod. Pero ang sabi ng Bible, unless mayroon kang tunay na pananampalataya na ayon po sa kasulatan sa ating Panginoong Hesukristo, dun ka lang makakasigurado sa buhay na walang hanggan at maituturing ka na tunay na anak ng Diyos. Amen. Sapagkat kung hindi, hindi mo nalalaman na ikaw pala ay nananatiling anak sa labas. Kaya dapat nating maintindihan paano ako magiging ampon ng Panginoon. Kasi lahat tayo, mga kapatid, anak sa labas. Ang tinawag niya ngayong bayan niya ay walang iba kundi ang bansang Israel. But then, those nations outside of Israel were given the privilege to become the children of God through adoption. Kinukup niya tayo. Hindi niya tayo tunay na anak, pero inampon niya tayo sa anong paraan? Sa pamagitan ng born again experience na ikaw ay nabautismuhan sa tubig dahil ikaw ay nagsisi at tumanggap ka ng banal na spirito na padagdag ka sa kaharian ng Panginoon. And when you have His blessings, then surely He is your way maker. He is your miracle worker. He is your promise keeper. And He is your light in the darkness. Pero kung hindi, kung ang paglilingkuran mo ay hindi ang Panginoon, what will be the next one? That is, of course, the devil. At ano po ang sabi? The devil is, kung ang Panginoon ay way maker, the devil is the way blocker. Ang Panginoon ang gumagawa ng daan, pero ang Diablo, siya po, mga kapatid, ang nagsasara, ang nagsasangga ng daan. Amen? The devil is illness bringer. Kung ang Panginoon, miracle worker, nagdadala ng sakit, ito pong Diablo. Walang tunay na himala sa atin pong buhay. The devil is the promise breaker. Kala mo, pinangakuan ka. Pero sa bandang huli, ang kaaway, ilalaglag ka. He is the promise breaker.
And lastly, if the Lord is light in the darkness, the devil is the father of darkness. Ganun po ang magiging buhay natin kung hindi po ang Panginoon ang siyang sentro sa ating pong mga buhay. Kaya, di po ba tayo pinagpala? Na sa Diyos tayo naglilingkod? At ang Diyos ang siyang nangunguna sa ating pong mga buhay? Hallelujah! Do you want God to be your way maker? Your miracle worker? Your promise keeper? Your light in the darkness? Come on, bigyan po natin ang pagkilala ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Next slide, please. God is the way maker. Siya po ang gumagawa ng daan upang nang sa gayon magbigay po sa atin ng pag-asa. Next slide. Ano po ang sabi sa Isaiah 43:16? Thus says the Lord who makes a way in the sea and a path through the mighty waters. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoon. Siya po ang naggagawa ng daan kahit sa kalagitnaan ng karagatan, at siya po ang naglalagay ng daan sa kalagitnaan ng mga malalakas na tubig. Hallelujah! Ano po mga kapatid, yung example natin na kung saan atin po mapanghahawakan. Walang iba, kundi yun po mga kapatid, kapanahunan nito pong si Moses, na kung saan nasukol po sila mga kapatid sa daan at wala na po silang patutunguhan. Yes, pinalabas sila ng Panginoon sa Ehipto, pero dumating sila doon sa lugar, magkabila bundok, at nasa harapan nila ang pulang dagat, at nakita nila, sinusundan tayo ng mga hukbo ni Paraon. Patay tayo dito sa kalagitnaan ng disyerto. Kaya nagkagulo sila at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nagreklamo sila dito kay Moses. At ang sabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang? Dahil kulang ang libingan doon sa Ehipto, dito na ba kami malilibing? Nandyan, yung mga hukbo, yung karo ni Paraon, wala tayong kaligtas-ligtas, wala tayong daan na patutunguhan. Pero sa kabila ng kaguluhan ng mga Israelita, pinanatag ng Diyos ang puso nitong si Moses. Hallelujah! Sabihin mo sa kanila, stand still and see the salvation of the Lord. Hallelujah! May mga pagkakataong hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kung ano ang lugar na kung saan ating magiging destinasyon upang makaalis tayo doon sa ating mga critical na sitwasyon. Pero humiling lang tayo ng tulong sa Diyos. Hallelujah! Kung paano sinabi nitong si Moses, no? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, no? Na go somewhere else, but go forward! Sabi ng mga Israelita, no, go forward! Di malulunod tayo! Merong ano, tubig dyan sa ating unahan! Pero ano ang sabi ng Panginoon? Go forward, Moses! Hallelujah! Ang sabi po, mga kapatid, nasa 600,000 men noon. Kung ita times 3, may isang asawa at isang anak. Di ba nasa 1,800,000? So, kulang-kulang na 2 milyong mga Israelita ang naglalakbay. Saan nga naman sila pupunta? Pero noong ang sinabi ng Panginoon, go forward, stand still and see the salvation of the Lord. Nang itinaas nitong si Moses ang kanyang tungkod, umihip ang hangin galing sa silanganan, naglagay ng hayop.
nila. At hanggang na sila'y makatapos, yung may 2 milyong kataong yun. Muling itinaas ni Moses ang kanyang tungkod at ang mga karo ni Faraon na pilit na sumusunod sa kanya upang sila ay dakpin, hulihin, nalunod sa kalagitnaan ng dagat. God is the way maker. Hallelujah! Hallelujah! Maaring sa buhay natin, walang pulang dagat na mahahati. Pero sa mga sitwasyon sa ating buhay, panampalatayanan mo, God will make a way when there seems to be no way. Hallelujah! 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 Kaya nga po mga kapatid, ayon sa salita, doon sa lyrics ng isang awit, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. God will make a way. God will make a way. Hallelujah! Hallelujah! Let's entrust, hallelujah, our situation, maybe how critical it may be, we will be able to cross that Red Sea because God will make a highway even in mighty waters. Palakpakan po natin ang sa Isaiah 43:19, see, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Alam niyo po na ito ay sinulat. Ang bansang Israel po ay nasa, sabihin po natin yung captivity. Ang nandoon po sila sa Babylonia na kung saan ay sila ay bihag at nandoon ang kahirapan nila. At para bang, Panginoon, makakaalis ba kami sa pagkabihag na ito? Pero ang sabi ng Panginoon, I am doing a new thing. Hallelujah! Kahit nasa kalagitnaan ka na hindi mo alam ang gagawin mo, hold on to the promise of the Lord. He is doing a new thing in your life. Hallelujah! Kahit naman mga kapatid, kahit yan ay a house makeover o kaya na may personal makeover, no? Yung ano, yung messy yung lahat ng bagay. Pag nagpapagawa o nagpaparepair ka ng bahay, magulo muna lahat. Tambak dito, tambak dyan. No? Ongoing pa ang construction. At para bang, hanggang kailan ba magtatagal? No? Itong ang hirap, yung mga gamit na dati nasa kanya-kanyang pwesto, ngayon ay wala, saan ko hahanapin? Ang hirap po, mga kapatid, kapag under construction. Pero, wag ka. God is doing a new thing. While we are under construction in our lives, gumagawa siya behind the scenes upang magbigay sa atin ng mga bagong bagay. He is making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po. Hallelujah. 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 God is our miracle worker. Sa buhay po ng ating Panginoong Jesus, kitang-kita natin kung paano po kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. The mighty acts done by Jesus covered all possible areas of authority which signify that He is indeed Lord of all. Yung po lahat ng mga himala na Kanyang ginawa, yun po ang nagpapahayag na Siya ang Panginoon ng lahat ng mga bagay. And when He is Lord of all, He is in total control. Hallelujah! Kaya kapag
kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, sigurado ka. Daig pa sa mga insurance. Insured na insured tayo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Daig pa mga kapatid ang St. Peter. Daig pa po yung mga memorial plans. Yung bibili ka na agad ng kabaw para secured, no? Hindi na aalalahanin ng iyong pamilya kapag ka ikaw ay pumanaw na sa sanlibutan ito. Pero kamusta sa kabilang buhay? Pero ang Panginoon, kapag siya ang pinagpalatayanan mo, hallelujah, secure kahit ang walang hanggang buhay. Hallelujah! At makakasigurado tayong kapiling natin siya magpasawalang hanggang. Next. When it comes po, mga kapatid, sa miracles ng Panginoon, the true wonder of authentic miracles involves the power of the Almighty. The absence of God's power in any miracle is no miracle at all. A miracle is more than just any event which occurs in contradiction to established natural laws. The hand of God needs to be in motion. Huh? May mga kung ano-ano pong himala na sinasabi sa sanlibutan ito, no? May mga apparition, no? May mga lumuluha ng dugo, may mga kung ano-ano. Pero hindi po yun ang tunay na himala. Ang tunay na himala, nandoon ang kapangyarihan ng nag-iisa at tunay na Diyos. Kapag wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi yan himala. Peke yan mga kapatid, sapagkat lumilin lang yan at humahad lang yan upang panampalatayanan natin ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Next slide. Ito po mga kapatid, yung mga miracles na ginawa ng ating Panginoon, often classified in four types. Una po, miracles over nature. Pero inyo po, patigilin niya yung tinatawag na malakas na unos, malakas na pag-alon, no? Yung miracles over nature, napapapayapa po niya ang mga malalakas na hangin. Nandoon ang kapangyarihan ng Panginoon kahit sa kalikasan nangangahulugan. He is the creator of all things. Kaya nga po, napakagandang basahin natin yung Gospels. Yung Matthew, Mark, Luke, and John, doon natin makikita yung mga miracles ng Panginoon at doon lalo, no, ma-elevate yung atin pong mga pananampalataya. Ito yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Ito yung Diyos na aking tinatawagan. At alam kong siya ay Diyos na hindi nagbabago. Siya yung noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Miracles of healing. Ang dami niya pong pinagaling, mga kapatid. Hindi po para sabihin, siya ay dapat hangaan at palakpakan kung saan mayroong pangangailangan. Doon po siya nagmi-ministeryo. Kaya kung ikaw ay may pangangailangan, may karamdaman sa iyong buhay, tumawag ka lang sa Kanya. He is the great healer of your body, the great healer of your mind, the great healer of your emotions, the great healer kapatid, kung paano ang Diyos ay kumilos sa aking buhay. Noon po ay mayroon po akong scoliosis, mga kapatid. At nandun, tinanggap ko na ito. Mayroon po akong yung posture ko, kahit po sa mga pictures, kitang-kita ko na talagang hindi po pantay, no? Pero nandun, pinagkatiwala ko na lang sa Diyos. Actually, inaccept ko na po, pero Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Mari yung po ay naman ako sa aking ina. Sige po, pero let your perfect will be done. Hanggang pumupunta rin po ako sa doktor, pero hindi ganun ka-consistent. Pinagkatiwala ko sa Diyos ang aking buhay, mga kapatid. Siguro after mga more than 5 years, hindi sinasadya, nagpatingin yung aking mother, so makapagpa-check up na rin ako. Dahil buto rin naman, no? Nagpa-x-ray po ako at nang ipakita ko doon sa doktor. Kasi nag-declare sa akin na may scoliosis ako, doktor mismo, no?
sa korto talaga. Kaya nandun po, talagang legal yun. Ibig sabihin, legitimate po yung kanyang declaration. Masabi niya, hindi mo ito nakuha dahil ako puno na yung aksidente. Hindi mo ito nakuha sa aksidente. Pagkabata mo, mayroon ka na. So, nandun po na talagang dinaladala ko yun. Pero Lord, ikaw na po ang bahala. But after that x-ray, nang sabihin ng doktor, wala ka namang scoliosis. Sabi ko, hindi po, meron kasi akong dati na ano, dineclare sa akin, wala kang scoliosis. I praise the Lord, hallelujah, because He is the healer of my body. Hallelujah, hallelujah. Gagawa't gagawa siya ng mga miracles sa buhay mo. Alam kong marami dito, mga kapatid, na binigyan ng kagalingan ng Panginoon. Alam kong si Inay Grace, no? Kung paano ang kanyang tuhod, no? Nag-fasting na siya more than 10 days, pero nandun, parang animoy, wala pa rin pag-asa. But God became her healer. Hallelujah. At ang Diyos, ang patuloy niyang inaasahan sa oras ng mga karamdaman sa kanya pong buhay. Hallelujah. Isn't God great? Isn't God almighty? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Miracles of exorcism. Yan. Mga pinalalayas ang masamang espiritu. matitindi pa nga po noon. Mga nakatanikala. Pero kayang-kayang lagutin yung mga tanikala dahil sa kapangyarihan nito pong Diablo, no? Anong pangalan mo? Sabi, Legion, no? Legions of demons ang nasa kanyang katawan o sa katawan ng lalaki niya. Pero nandoon ang makitang lumalapit ang Panginoon. Panginoon, ikaw ba ay pumunta dito upang husgahan kami? Alam nila na kahit legions ang kanilang number at iisa lang ang Panginoon, yamang siya ang pinakamakapangyarihan. Wala silang laban. At kung ano ang utos ng Panginoon na sila ay papuntahin doon sa mga baboy, doon sila pumunta. At ang mga baboy ay nahulog sa bangin. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? By the power of God's word, demons, hallelujah, will obey the command of the Lord. Hallelujah. Kaya kung ano man po, mga kapatid, espiritu na kung saan gumagambala sa atin, sawayin natin in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Nasa atin ang kapangyarihan ng kanyang pangalan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. And then, mga kapatid, lastly po, no, yung pong miracles na ginawa ng ating Panginoon, miracles over death. Ganun katindi. Kahit hanggang kamatayan, kayang may gawing himala ang ating pong Panginoon. Ang mga patay, kayang buhayin ng Panginoon. Ang dami po na mga istorya sa Bible, no? Na kung saan magpapahayag, God is the resurrection and the life. At alam niyo po, hindi lang yung binuhay sila, pero namatay ulit. Ang magandang resurrection ay yung ino-offer niya sa mga mananampalataya. Mamatay tayo, pero may buhay na walang hanggan. Mamatay tayo. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. He is our miracle worker. Next, God is the ultimate promise keeper. Alam niyo po, ang Panginoon ang siyang Diyos na hindi bumibigo sa kanyang mga pangako. Ang tao, pag nangako, napapako. Pero ang Panginoon, kapag nangako, mga kapatid, tutuparin niya ito. At ang isa sa makikita talaga na talaga ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako ay dito nga sa Ama ng pananampalataya. Walang iba kundi si Abraham. Ito yung makikita natin
kung paano siya ay pinangakuan ng ating Panginoon na mula sa iyong lahi, mula kay Isaac ay lalabas ang isang napakaraming lahi. Yun yan, sabi, napaka kasindami ng buhangin sa dalampasigan, kasindami ng mga bituin sa kalagitan. At sabi nitong si Abraham, Panginoon, paano paniniwalaan yung iyong sinasabi? Meron po noon, mga kapatid, isa silang kostumbre na kung saan yung pong mga hayop ay hinahati sa gitna at magkabila ay pinagtatapat-tapat po yan. At yung pong dalawang taong nagkakaroon ng pakikipagtipan, kasunduan natin ito, parang ganyan, sila po ay dadaan doon sa pagitan niyaon ng mga hinati ng mga hayop at ang sabi, ang hindi tutupad sa pangako, magiging kagaya ng mga namatay na hayop. At alam niyo po mga kapatid, it was God who swore. Siya po ang dumaan, mga kapatid, through a fire in darkness. Siya po ang dumaan at nagsabi, siya ang sumumpa na tutuparin niya ang kanyang pangako. Inilipat kay Isaac, lumipat kay Jacob, hanggang sa dumami ng dumami ang bansang Israel. Up to now, after thousands of years, God is still fulfilling His promise to Abraham. Hallelujah! Hallelujah! Namatay na si Abraham, namatay na ang mga ama ng pananampalataya, pero ang bagong henerasyon ang magpapatunay, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hallelujah! At tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo anak ni Abraham by blood, no? Or in flesh, but we are the sons and daughters of Abraham through faith in our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Kaya marahil yun pong mga buhangin sa dalampasigan, tumutukoy po ito doon sa naging henerasyon nito pong bansang Israel. Pero yun pong stars in heaven nagre-represent sa spiritual children of Israel, no? Walang iba kundi ang church. Hallelujah! Tayo ang bunga, tayo ang mga anak ni Abraham, nakipagtipan ang Diyos sa kanya at patuloy na nakikipagtipan hanggang sa ngayon upang sabihin, kailanman hindi mapapako ang pangako ng ating pong Panginoon. Hanggang matapos, mga kapatid, yung hula sa Book of Revelation, hindi mawawalan ng kabuluhan ang pangako ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Kaya kung may magsabi mang iba, pag sinasabi mo, darating na si Jesus, no? Hanggang ngayon naman, wala pa rin dumarating. No? 2,000 years ago, iniaral na ng mga alagad, darating na si Jesus Christ. Hanggang ngayon, yun pa rin ang itinuturo. But by faith, we believe He is coming again to take His church and to be with Him forevermore. Palakpakan po natin. Hallelujah. As He has been true to Abraham, He will be true to the church because we are His children. Ano po mga kapatid? Ang sunod, lastly, the Lord is our light in the darkness. Marami po na mga sitwasyon sa buhay natin, animo na ang makadilim. Wala na tayong pag-asa. Yung problema, yung karamdaman, no?
yung pinansyal na mga pangangailangan, grabe po mga kapatid, parang napakadilim ng lahat. At sasabayan pa po na ang kaaway ay manlilibang sa atin. Alam niyo po, itong si Satanas, he is called by the Bible as the accuser of the brethren. Tagasumbong. Meron ba kayong kilala na lagi kayong sinisiraan? Tagasumbong. Alam niyo yung si ganun? No? Gumawa na naman ang kasalanan. Although hindi kasalanan, yung sinisiraan ang isang tao doon sa isang tao. No? Dahil nasa authority yung tao yun at kaya na kumbaga ay magkaroon po ng nasa maging kawawang kalagayan yung tao yun kung siya ang hahatol. Pero salamat sa Panginoon, He is the righteous judge. Aleluya. Magsumbong man ang magsumbong ang kaaway sa kanya, no? Wala po siyang magagawa. Huh? Isumbong man niya si Brother Inier, isumbong man niya si Kuya Misho, isumbong man niya yung ating mga kahinaan, mga kapatid. Pero once na tayo ay lumuhod na sa altar at humingi ng tawad sa ating Panginoon, maaaring minsan ay tama ang kanyang sumbong na talagang tayo nagkasala at nagkamali. But once we come before the presence of the Lord and we humble ourselves, we repent from our sins, God is that merciful and compassionate that He can restore us in our situation. Kaya nga sabi sa Micah 7:8, rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. Hallelujah! Ang kaaway, pilit po tayong na ibabagsak. Pero pwede natin sabihin sa kaaway, huwag kang magalak sa akin o aking kaaway kapag ako ay bumagsak. Ako ay tatayo. Hallelujah. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Maupo man ako sa kadiliman, pero ang Panginoon ang siyang magiging liwanag sa akin. Hallelujah. What a hope we have in our Lord Jesus Christ! He may seem to be a stranger to us before. Papagtitiwalaan ko ba si Jesus? Para bang kung siya ba ang aking mapapangasawa, secured ba ang aking buhay? Di ba ako maiiyakin? Di ba ako malolosyang na lang? Hindi ba ako, para ba yung mga pangarap ko ay hindi ko na ba matutupad? Ang doon yung pag-iisip, hindi kaagad makapagpasya. But for us, if you have decided to follow the Lord, and then there's no turning back, I assure you, according to His word, He will be our way maker. He will be our miracle worker. He is our promise keeper. And He is our light in the darkness. Everything we need, we find it in our Lord Jesus Christ. Hallelujah! 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 Nawa, patuloy lang natin kilalin ang ating Panginoon. Kahit na mga matatagal na sa pananampalataya. Sabi nga ng awit, I keep falling in love with Jesus over and over, over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. I keep falling in love with Jesus. Hallelujah! Nawa ang love natin sa Panginoon, huwag mawawala. Kundi lalo itong iinit, lalo tayong mai-love sa Panginoon habang tumatagal tayo sa pananampalataya at lalo't lalo pa na ipararanas ng Diyos sa atin ang kanyang kamanghamanghang biyaya, ang kanyang kamanghamanghang pag-ibig
at pag-iingat sa bawat isa sa atin. Hindi ko ang bawat isa ay narayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Rebecca asked, who is that man? Sino ang lalaking yaon? Sabi ni Eliezer, siya yung iyong mapapangasawa. Kahit tayo noon nagtanong, sino ba si Jesus? Sa ating mga baguhang kasama, sa ating mga bisita, we are thankful na kayo po ay bumabalik sa dakong ito. Maaring nandoon ang pagtatanong, sino ba si Jesus? Totoo ba siya sa kanyang mga pangako? Lubusan ko bang mapapanagnan ang kanyang mga salita? Totoo ba yung mga ipinapahayag nyo sa likod ng pulpito patungkol sa kanyang kamuhian? He may seem strange to us, but if we will just discover more of Him, if we will just experience more of Him, then we will never want to lose Him in our lives. Hallelujah! Hallelujah! Tumaan man tayo sa pagsubok o magkaroon man tayo ng tagumpay, pagkilala na natin si Jesus kung sino siya at kung lubusan lang natin na pananampalatayanan ang kanyang mga salita, mga pagsubok at tukso na hindi makakahadlang sa atin upang magpakalapad sa ating paglilingkod sa Kanya. Sapagkat alam natin siya'y totoo, siya'y tapat, at walang hanggan. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman.